Hi guys, welcome ulit sa aking channel. Ako si Aizan Diaz ng executive ng Mitsubishi Abad Santos Manila. Araw na to, tatalakayin po natin kung paano po mag-avail ng car loan, ano ang mga dapat i-prepare, ano ang mga dapat isagot sa banko. Didiscuss natin yan sa video ngayon. So, tara! Major requirements po natin ay certificate of employment with compensation, 3 months payslip, 2 government issued IDs, and latest po. So, at least pag mag-apply po tayo, may minimum income po kasi na i-re-require si banko. For example, Mirage G4 po ang kukunin natin, kailangan po at least nasa 50K yung combined income po ng automaker. Then for Expander, Strada, and Montero, nag-range na po yan ng mga 60 to 90,000 ang combined income po. Yan. Para naman po sa mga business owner po natin, kailangan po natin makapag-provide ng DPI or business permit, 2 government issued IDs, and then especially kailangan po may maganda tayong account sa BAPO. Diyan po kasi natin masusupport yung business natin na kumikita po talaga. So, kailangan po may magandang flow po yung account nyo. So, kailangan po natin i-provide updated passbook or 3 months bank statement. Or pwede rin po ng online transaction history. Then, latest proof of billing, kailangan din po natin yan. So, yan po isang mga business owner natin. So, ayan, punta naman po tayo sa mga kababayan natin nasa labas ng bansa. Para sa mga OFW or mga seafarer po natin dyan, ito po ang mga kailangan natin i-provide. Latest contract, kung seaman po kayo, kailangan po issued po siya ng POEA. Then, if OFW naman po kayo, pwede rin po ang latest contract, kailangan lang po siyang updated or request lang po ng Certificate of Employment. Then, syempre, kailangan din po natin ng passport. Tapos po, kailangan po natin ng co-maker po. So, ang makakwalify po na co-maker po natin ay ang mga immediate family member na pinapadala nyo po ng remittance or ng allotment po ninyo. So, ito naman po ang mga kailangan sa kanila. 2 government issued IDs, latest 3 months proof of remittance. So, yan, magandang usual po na tanong na binabato po sa amin ay ano ba ang mga remittances na pwede po. Pwede po yung updated na passbook, mag-reflect naman po dun sa passbook yung mga remittances po na galing sa ibang bansa, or pwede rin po kayo mag-request ng 3 months bank statement. Then, latest proof of billing, kailangan din po yan. May option din po tayo na ma-release ang mga unit po ninyo, kahit nasa labas po kayo ng bansa. Kailangan lang po natin yun nga po, kailangan lang po natin ng co-maker or immediate family na pinapadala niyo po ng remittance. So yun po, kapag na-comply na po natin lahat ng mga requirements, ang next step na po natin dito is online application. So pwede po ako mag-send sa inyo ng online application through messenger or email, or pwede rin po kayo pumunta dito sa aming showroom para personally po kayo mag-apply dito sa amin or makapag-fill out po ng application. Kung first time nyo po mag-apply ng car loan, wag po kayo mag-alala. I-guide ko po kayo sa mga tamang isasagot natin sa banko at mga itatanong po nila sa inyo. Lahat po yan, i-discuss ko po sa inyo once makapag-fill out na po kayo ng online application. Yan po. Ang processing days naman po natin dito, usually 3 to 5 days po ang pag-approval po ni banko. May mga instances po na tumatagal kapag si client ay hindi lagi available matawagan or ma-interview ni banko, or hindi agad makapag-conduct ng employment verification ang banko. Minsan naman, kapag maganda po ang account, especially may magandang savings sa banko or matagal ng depositor, 1 to 2 days lang po, minsan ina-outright approve naman po ng banko. So, case-to-case basis pa rin po tayo. After po natin ma-approve pala kay banko, ang next step naman natin dito is yung reservation po ng unit natin. So, sa reservation po, 5,000 lang naman po ang reservation natin. And then, i-deduct naman po ito sa total down payment po ninyo. Then, once makapag-reserve tayo,
and then mabigyan na tayo ng unit, pwede na nating schedule ang release date po natin. So, pwede po kayong pumili from Monday to Friday kung anong convenient na araw sa inyo. And then, I suggest kung i-release natin, start natin siya ng morning para matapos tayo agad. Wala tayong makasabay. Kapag afternoon po kasi or mga lunchtime na tayo pumunta, medyo marami na pong tao dito sa amin. Mangyari naman po, mas tatagal na po ang releasing dahil marami na pong queuing. Yan, so yun po. Ito po yung mga listahan ng mga bangko na accredited banks namin. So, advantage po natin, kapag depositor kayo ng bangko na yun, ay mas madali po kayo ma-approve. At the same time, yung magiging mode of payment po ninyo, ay auto-debit na lang po sa account. Yun lang po muna. Pag may mga nakalimutan ako, or may mga gusto pa po kayong itanong, pwede nyo pong i-comment dito sa comment section natin below. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. At Happy New Year po sa ating lahat. Bye-bye po.